Hi guys, it's me again, James Boom, and I'm back with another video. Okay, so for today's video, meron akong gustong i-share sa inyo. One company was very generous. They sent me these. So yun, so ito yung very first na PR kit na nakuha ko. And this is from, kita nyo naman. It's from LA Girl Cosmetics. So meron siyang dalawang PR kit inside. And yung isang PR kit niya is full of LA Girl products. And this one is full of BTLA products na gagawan ko ng separate video kasi sobrang dami ng laman. Okay, so syempre mapapaisip kayo kung bakit ako magre-review ng ganito. And for the benefit of the others na hindi nakakaalam, nagme-makeup ako sa ibang events, sa mga debut, weddings, and pageants. Kaya may konti naman akong kaalaman. Pero disclaimer, hindi ako nag-makeup school, wala akong mga ganong inatendan. Sariling sikap lang, nagpaturo lang ako sa mga kaibigan ko, dinawa lang nila ako. And yun. At isa pa is, hindi ko kayang makeup ng sarili ko, hindi ako marunong, hindi ko kaya. So I'm gonna need a help. Kailangan ko ng canvas. At syempre, hulaan nyo kung sino yon. Wala namang iba kundi ang aking ate. So tatawagin ko na siya. And without further ado, let's get started. Okay, so andito na si ate. Say hi! Okay, so parang ito, maganda tong review na to kasi parang dalawang person na yung mag-review. Siyempre siya sa sarili niya, sa kanya ko i-apply, sa kanyang mukha yung aking canvas. And siyempre para sa akin, sa point of view ko naman kung maganda ba or hindi yung product, at least dalawa na yung nag-review in one video. You got us. At siya kasi hindi siya ganun kamarunong mag-makeup. Ang alam lang niya is lipstick lang, ganun, hindi siya marunong magkilay. So, at least para sa isang bago or hindi masyado nagme-makeup, alam nyo kung ano yung dapat yung bilhin or kung dapat nyo ba pagkatiwalaan itong mga produktong to. And yun. So, bago ko simulan, thank you very much sa LA Girl for sending this PR kit. And I'm very thankful, pero that won't affect the review of this video. I will promise you na ito ay honest to goodness na review. Kung may hindi kami gusto, edo sabihin namin yun. Kung nagustuhan namin, syempre sabihin din namin. And we will recommend. Ilagay ko yung mga prices nila sa description box below. And so yun. Okay, so meron kaming, ang LA Girl mismo is merong apat na products or apat na types ng products na pinadala. So yung first nating product is itong LA Girl Pro Prep HD Color Correcting Face Primer. Meron siyang 4 shades. One is in the shade na green, yung isa is yellow, yung isa is cool pink, and yung isa is orange. So yung next na products na nandito is yung LA Girl Glowing Up Highlighting Jelly. So meron silang binigay na 7 shades ng LA Girl Glowing Up Highlighting Jelly. This is a new product, tinek ko na sa website nila. And another product is these guys. Yung ano pala, yung LA Girl Glowing Up is $5.49 din. So yun. And these guys, ang kanilang, ano ba to? LA Girl Shockwave Neon Liner nila. So meron siya sa lips, meron din siya sa eyes. And meron siyang 5 shades. Isa-isahin natin yan mamaya. And yung last na type ng product nila is itong hawak niya. Pakita mo na siya. Wait. Super excited ako dito eh. So yan siya yung LA Girl Glitter Magic Lip. Actually nakita na ako, nakita mo na din yun diba? Nakita mo na namin yung review ni Jeffree Star dun sa Ciate London na Magic Lip. Na glitter. Sana ganun din yung itsura niya. Sana maganda siyang dupe for that. Kasi mas mura siya compared dun sa Ciate Lip. And yeah. This costs 449 pesos. So yeah. Okay, so ang first nating i-review is itong LA Girl Pro Prep
HD Color Correcting Face Primer. And yes, kasama siya dun sa Pro Line ni LA Girl. Actually, maraming iba dun sa gamit ko is LA Girl. Kasi maganda siya, mura. I mean, hindi naman siya ganun kamurahan, pero very affordable siya compared sa ibang makeup brands. And napakaganda nung quality niya. Nagagawa niya yung mga dapat niyang gawin within terms of coverage or kung mattifying ba siya. Yung mga, yung concealers at saka yung foundations especially, sobrang gaganda dun sa LA Girl. And LA Girl is available sa lahat ng Watsons yata. Parang nakikita ko sila sa lahat ng Watsons. Meron din sila mga kiosk sa mga mall. Hindi ko lang alam kung saan yun. Basta meron. So, yun. Eto. So, ayon sa kanilang website, it says here na prep skin for makeup application while correcting skin tone. This nourishing formula contains sodium hyaluronate and vitamin B to help hold moisture and improve skin appearance. So, naka-moisture siya. While chamomile and cornflower extract soothes the skin. So, yeah. So, meron siya actually 5 shades, pero 4 lang yung napadala sa akin. Baka 4 lang yung available dito sa Philippines. And yun. So, yung yellow, yung green, yung cool, yung orange, and yung colorless. Yung colorless yung wala dito. Okay. So, yung yellow, sabi dito is corrects dullness for healthy, radiant looking skin. Yung green naman is neutralizes redness. And then yung cool pink, this one is, it brightens skin for an illuminating glow. So baka mukhang yun yung gamitin natin. And orange cancels out the dark spots and hyperpigmentation for brighter skin. So yun. So kung bibili mo siya dun sa website, it costs $9. And pero kung dun mo siya bibili sa mga Watson or sa mga kiosk, it costs $549. Ay, pesos. Di na, di ba? Swatch natin lahat. Para makita natin yung itsura. So, oh, and bago ko nga pala makalimutan, I'll be hosting a giveaway later. So, tune in kung paano makasali doon. Okay, so this comes in a squeeze tube. Kita nyo naman. And sabi dito, meron siyang 1 fluid ounce or 30 ml of the product, which is okay na siya, madami na yon. Makeup artist ka, maganda tong investment. Actually, lahat talaga ng products nila. So far, sa mga natatry ko ah, lahat ng products nila magandang investment pag nag-i-simula ko pa lang. Yung first na isa-swatch natin here is itong pink. Cool pink na sabi niya is it illuminates your skin tone. Oops! So, that's sayang. Dito ko siya swatch. Ito swatch ba yan? Mabango ah. Parang naamoy ko eh. Hmm, mabango siya. Hindi ka tulad ng ibang primer ka, na amoy may, plastic. Amoy pintura. So yon. Good sign na yun. Natin is itong yellow which corrects dullness. Medyo yellow. So ito medyo yellowish siya. Ito pa. So yun, medyo yellow itong isa. And mukhang maganda to pang neutralize ng skin tone. So ito naman is orange. Hindi siya masyado visible pero makita mo sa kanila. Let's swatch ko to. The green one. Ito yung nagko-correct ng redness. Sabi ko. Ito naman. Yeah. So ito yung mga itsura nila. Napaka-pangit ko mag-swatch, pero first things first, I would like to apply primer. So, ang kailangan niya is yung brightening, yung cool pink. So, yun na lang yung tatry natin. At ibigive namin na giveaway ay itong yellow. Ganito na lang gagawin natin. At this side of the face, may primer, yung isa wala. Pero yung ipapatong namin on top is pare-parehas lang. Kaya, let's see if it does its work. Synthetic brush, hindi niya ina-absorb yung brush. Ah, I see. Kaya synthetic. Pag mga liquid... Alcohol ka ba? Yeah. Pag mga liquid products yung gagamitin mo, usually dapat synthetic para hindi niya ina... At parang kumukulay na. Ayun, kita ko sa mirror. Because may mirror kami sa... So, medyo matipid siyang gamitin. A little goes a long way. Okay, so yun yung primer. Medyo sticky siya. Ganun ba talaga kapag primer? Yeah. Or hindi naman lahat? Hindi naman lahat, pero mas maganda yung sticky.
Ako mas prefer ko yung sticky primers or sticky ano, para mas kumapit na ayos yung makeup. So nakita ko din dito na this is made in China, but it was designed in USA. To use, apply to face and blend as desired. So yun na yung dinesign namin. Next namin i-review is this one, yung Glowing Up Highlighting Jelly. So bago ko siya bago namin siya simulan, tapusin ko muna yung face niya, apply ako ng foundation and concealer, and we'll be back. Okay, so I've done her face and her brows. So ang ginamit ko lang is yung LA Girl na Pro Matte, HD Definition Pro Matte, at saka itong yung kanilang concealer, yung LA Girl Concealer. Tapos ginamit ko lang sa brows is yung powder lang ng numurahin. So hindi ko pa siya napapowderan. Any comments mo dyan? Habang tinitingnan mo yung kung ano nangyayari. Parang ito kasi. So ito kasi mas fine, mas smooth yung finish ng foundation. Unlike dito, para kasi medyo ano pa, kita pa, medyo visible pa yung, ayan o, yung veins ko dito. Pero kasi madami yung hindi, ba't baka may ganun? Unlike dito. Powder ko lang yung half ng face niya at ituturuan namin yung review. Itong LA Girl Glowing Up Highlighting Jelly, kasi itatry namin siya on top of makeup na cream based lang. And ituturuan namin siya on top of yung may powder na. Kung ayos naman siya mas maganda. Actually, hindi ko nga siya alam paano gamitin. Pero we'll figure it out kung paano ba talaga siya. Real quick! Description ng LA Girl na Glowing Up Highlighting Jelly. Take your glow up a notch. Glowing Up Highlighting Jelly is formulated as a water-based gel. So, maganda siya kasi kung water-based siya, ibig sabihin, hindi niya madidisturb yung makeup. Kasi pag oil-based, yun yung nakakatakot ipatong on top of makeups or on top of powdered makeups kasi magagalaw niya, masasmudge niya. Tingnan natin kung ganun pa rin, kung hindi nga niya magagalaw. Water-based gel for an extra dewy glow. Special glossy polymers provide a wet-looking sheen that dries down to a long-wearing, highly pigmented shine. Available in 8 bouncy shades. So, yung pinadala nila sa akin ay 7. So, ibig sabihin, isa lang yung wala. Hindi ko makakala yung wala. Pero so, this guy retails for 549 pesos. It says here that it is made in China. Karamihan naman talaga ng products made in China. So, meron siyang net weight na 0.30 ounces or 8.5 grams. It comes with this kind of packaging. Maliit lang siya, very madaling dalhin. So, gi-giveaway namin tong Glow Getter na shade. So, pasensya na, hindi namin siya masiswatch. Pero, para sa inyo din naman. So, yun. Tapin natin yan. Okay, so once you open the plastic, pagkatanggal nyo na yung plastic, meron siya pang ganito, protector, metallic, aluminum. Siguro ganun talaga because yung isa tinry ko siyang i-open and masyado siyang creamy. So, ang hirap talaga niyang buksan. Yeah. Nag-i-struggle kami pagbubukas. Talagang ano siya, tight yung pagkakasil. Pero which is good naman. Para sure na hindi siya natatapon. Kita niyo ba? Kita niyo ba mga vebs? Ay, tatapon. Okay, so na-open na namin yung six shades niya. So, mag-i-start tayo. I-swatch ko siya dito. And pipili na lang kami ng isa na i-apply sa kanyang pangit na face. And tatry natin pagandahin yung face niya. Mukhang konti lang pala siya. Pero mukha naman siyang ano, a little goes a long way. Kasi sobrang creamy niya. So ito yung first shade natin, Princess Glow. Here, Princess Glow is this shade. I don't know if it's picking up on camera. Pero yan yung Princess Shade. Ah, Princess... Princess Glow. So ano siya? Dual chrome siya, may violet pink, nagganoon siya, nag-transition siya into violet pink. Ganda.
Ayaw. Strobe. So yung next natin is itong pink na shade na Pixie Glow. So swatch. And here it is. Yeah. Pixie Glow. So, next na shade natin is swatch is itong parang purple or lavender. Cosmic Glow. Yeah, lahat may glow sa pangalan nila. So, Cosmic Glow. Ito, swatch na natin gamit ng isang pang finger. Mukhang magkakaubusan tayo ng... Oh. Hello. Mukhang magkakaubusan tayo ng fingers dito. Dito na. So, ito. So, the next one is the Gimme Glow. Ooh. Intense, bitch. Yung Gimme Glow. Ayan, nakita niyo na agad. So, next one is Glow Girl. Yun, medyo nauna naman yung glow. Sige, struggle. Swatch. Wow! Okay, so ito yung... Ito yung pinakang gusto ko sa lahat. Yes, yes, so far, girl. Ito yung pinakang gusto ko sa lahat. Maganda yung kulay niya. Dual chrome na naman siya. Yellow, pink. Parang ganun. Parang mermaid. One is parang white siya. Parang pearl. Which is Glowaholic. Parang pearl, eh. By looking at it, parang ano siya. Parang nagpipink lavender tone. Basta magkakaiba si... Well, almost nagsistay sila sa pink and lavender tones. Pero iba-iba yung effect na binibigay nila. And so far, kita nyo naman sa swatches. Itong tatlo medyo subtle yung glow. Or dahil lang sa pagkakaswatch ko. Mm-hmm. Pero mukhang subtle yung glow niya. And... So, yung amoy naman niya is nothing out of the ordinary. Amoy makeup. Hindi naman siya yung masakit sa ilong. Tsaka parang mabilis din. Mawala. Masanay yung ilong mo dun sa set. Kaya hindi naman siya ganun kaano. So, ang gagamitin namin is this shade. Glow Girl. Itong Glow Girl. This shade. So, it costs 549, right? Mm-hmm. Yeah. It costs 549. So, mukha naman siyang worth it. Kasi sobrang ganda ng mga kulay niya. So, tatry namin siya. I don't know how to apply this pala. Walang nilagay na instructions. Pero siguro try ko lang na lang siya ng gamitan ng finger. Para madali siyang i-blend. Okay, so i-apply ko na para makatmating ko paano siya mag-perform sa face. Kasi minsan iba yung product pag sinwatch lang, iba pag nasa face na. So, yun. So, itong side na to, wala pa tong powder. Ito meron na. Tinanagin ko ano yung effect niya. Kung i-drag ba niya yung nasa ilalim or hindi. So, yung finger. Hindi lang. Two dabs lang. It's glowing. Talagang ginagano mo yung ulo ko. So try natin sa kabila dun sa may powder na kung mamove pa niya yung powder. So far, since nga water-based siya, sabi sa ano, hindi niya ganun na move yung konti. Pero hindi naman siya kailangang ipabahala. Buildable naman siya. Buildable yung parang pinakang glow niya and coverage. Kaya, nasa sa inyo na yung nasa liking nyo na yun kung paano nyo. So, build pa natin ng konti para mas... Kasi dito sa in-person kasi, okay na siya eh. Pero yung... Kasi gawa ng lighting and all na sa camera hindi masyado ma-pick up, so dagdagan pa natin. Gawin nating OA yung makeup na ngayon. Kahit na aga pa. Pwede na ako umattend ng alam mo eh. So, lagyan na rin natin ito ng sa nose.
So yun, so okay naman siya for me. Satisfying. So yun, so habang minimess niya yung makeup, tapusin ko lang yung makeup niya, ayusin ko lang, iwan ko na lang yung lips para sa susunod na product na i-review. Okay, so tapos na yung kanyang face, sinimplihan lang namin para mabilis kasi may iba kaming gagawin, shoot pa kami ng isa pang video mamaya. So yung next naming i-review is itong LA Girl Shockwave Neon Liner. So actually itong liner na to is composed ng mga eyeliner at saka lip liner. So ito yung sabi niya sa description. Vivid Neon Liners formulated in a creamy water resistant gel. Oh, water resistant. Let's see. Super soft full coverage eyeliner lasts up to 16 hours and can also be used as kajal. As? Kajal. Ano yung kajal? Kajal. I don't know. High pigment anti-feathering lip liner lines and fills lips up to 8 hours. Available in 4 luscious lip colors and 6 bright eye colors. These liners are ready to rock. Ophthalmologist tested and paraben free. I got the complete set ng 4 lip liners. Then isa lang yung eyeliner na binigay nila. So ito lang din siguro yung available sa Philippines. It costs 349 pesos each. Ito nga pala yung papag-giveaway namin. Ito. Yung neon lip liner in the shade Blaze. So, hintayin nyo mamaya kung paano tayo nakapag. So, meron siyang 0.04 ounces or 1.2 grams ng products. Meron siyang shelf life na 24 months. Which is maganda kasi ang eyeliner yung kailangan matagal ang buhay. Oh, this is made in Germany. Unlike others na made in China. So, tingnan natin. So, open ko na to habang binubuksan pa niya. Swatch ko na to dito sa aking neon eyeliner in the shade. Ito is blackout. Oh, creamy. Creamy yung feel niya. So, totoo yung sabi nung description. So, ito. Pigmented naman siya. Black na black. Very rare kayong makahanap ka ng eyeliner na ganito. Yung black na black na black. Yung charcoal black. So this one is in the shade Fiery. So this is a lip liner. Hindi na namin siya gagamitin sa lips kasi may iba kami itatry for that. Swatch na lang namin para makita nyo yung shades. Oh. So ito yung Fiery. This one. And then yung next namin na isa-swatch is yung very bright pink called Pop. So ito yung Pop. Oh, ito neon talaga. Pang summer yan. And lastly is itong parang neon red na shade nila, Outrage. Oh, mas neon to. Parang pwede mo siyang i-wear tapos lumabas ka. Try natin siyang i-smudge. So yun, kasi ito mukhang nabuo, kaya siya medyo kumalat. Pero yung the rest, hindi naman siya kumakalat. Eh? Siya kumakalat. Ito kasi nabuo. So, try natin sa wet test. So, basahin ko na lang yung finger ko. Very kung pagbasa na or... So yun, so hindi pa rin siya nadadala. Hindi siya natitinag. So yung taas na yun kaya lang yung kumalat kasi may buo na smudge ko. Pero yung the rest naman, kita nyo naman, hindi siya naging smudge. So good ito, job on that. Totoo yung description. May pinaglalaban itong mga lip liners na to. So sa last na product na aming itatry is itong LA Girl Glitter Magic Shimmer Shifting Lip Color. So, ito naman, ako na nag-review si Jeffree Star ng ganito last 2 years ago ba yata yun. Yes. And yun yung Ciate London na ganito rin, Glitter Magic Lip. And yung packaging niya is maganda. Take lip color from a matte metallic to a beautiful glittery finish. Once lip color is dry, press lips together to pull shimmers to the surface, revealing a gorgeous glittery effect. This transformation is magical.
Glitter Magic is available in 10 enchanting shades. But then again, ang nakuha ko lang is 3 shades. So based sa pagtingin ko pa lang sa packaging niya, may glitter-glitter na agad siya. Gano'n try natin. Agad rin ako. Mukha siyang pangmayaman. For 449 pesos, packaging pa lang. Pakagay or... So, swatch natin isa-isa. Ito yung first shade natin, Fizzy Fuchsia. So, it comes in 0.1 fluid ounce or PML. Ganun lagi naman ang mga liquid lip. So, ganito yung applicator niya. Parang paslant. Parang paslant yung dulo. Which is maganda naman kasi. Parang mas madali siya. Yung kulay niya pag sa hand swatch. So, apply ko, testing ko. So, kung napapakinggan niyo yung mga aso, pasensya na niyo sila. Ang sobrang smooth niya. Okay. So, ito na yung itsura ng lips. Magaan siya sa lips. Parang ano, hindi mo ma-feel na ikaw ay may lipstick. Pero syempre, basta ang hirap explain. Pero magaan siya, unlike nung ibang matte lipsticks na ano talaga, ramdam na ramdam mo pag nagsasalita ka. And at the same time, pag pinagdikit mo yung labi mo, ano siya, nagsistick. So, yan, medyo tuyo na siya. So, ready na ba? Sabi ko na ba? So, ipipress na yung lips niya and 1, 2, 3, go! Ooh, ayan, so effective! Ito, my God! Ang ganda! Lalo na in person, sobrang para siyang disco ball niya. Oo, ganda. No? Pati lang yung ano, yung parang... Mm-hmm. Tsaka hindi siya yung mukhang chunky yung glitter. Mukha siyang flat lang. Alam niyo yung parang sa pagpasko, di ba may Christmas balls kayo na yung may glitters, yung silver, gold, ganun na, ganun. Ayan, yung parang ganito. Yes, sa ganito. Lalagyan. Kung ano yung nandun sa takit. Ganyan yung style ng glitter niya. Yeah, so, transfer pa. Shop. Sa transfer shop, but, meron pa rin siyang stain dito. So, na hindi siya halatang parang matanggal or anything. Okay, so after nun, tanggalin mo na yan. Try natin tong next shade. Next shade is Sparkler. Okay, so ito naman is pink. Bright pink or... Ito. So makikita nyo, bright pink naman siya. And unlike dun sa isa, yung ano nga yun, Fizzy Fuchsia. Itong Sparkler, kasi kanina yung Fizzy Fuchsia, nung pagka-swatch ko dito, kita ko na yung may glitters na siyang lumalabas. Ito wala. Para siyang matte, ordinary matte lipstick. So, try natin kung may magic na talaga siya. Okay, so yun. Tapos ko na siyang i-apply. And yun. So, ito, kita nyo naman yung kulay niya very bold. So, kung dig na yung pink na lipstick. Hala, Barbie. This is for you. Siya? So, kita nyo mas, unlike dun sa kanina, ano siya eh, may metallic sheen na kagad siya eh. Ito, wala. So, try minimal natin lang, kung may glitters ba siya. And go. Meron naman. Ayun, so meron. Lumalabas din naman yung glitter niya. Parang hindi ko makita. Hindi... Ganun ka hindi visible. Hindi siya visible masyado. Pero na-disappoint Sparkler. Ako dito. Kasi sobrang... Ganda nung pagka-shape. So malay mo naman, ma-redeem ka nung next. Nung last. So, yung last shade natin is... Okay, so yung next shade natin is Ravishing. Ganda rin pangalan. Ravishing. So, ito yung Ravishing. So, ito yung Ravishing. Ito yung Fizzy Fuchsia.
Okay, so yun. So, upon application, nakapansin ko na yung difference nila. So, ito mas cool tone to. Mm-hmm. Yung isa mas warmer, leaning papunta sa pink. Yung kulay na kanina. Ito talagang red lang siya na may mga glitter. May metallic sheen na. Kaya natin kung pag pinress ay mas lalabas yung kanyang glitters. In 3, 2, 1, go! Kita ba? Napipick up ba ng camera? So, yun. Oh! So, ito nga yun. Katulad ng sabi ko kanina, ito yellowish and white yung mga glitter niya. Yung kanina kasi pink and purple. So, ito very holiday-ish. No? Ang ganda niya sa, ano, personal. So, yun. So, huwag niyo nang i-mind yung pagkaka-upload. Kasi yes. Magmamadali na kami. Pero, ang ganda nito. So, that's all the products. Ayusin ko lang ulit ng konting-konti yung mukha niya. And okay, so we're back. And ayun, so before giving our final thoughts on the products that we've tried, explain ko muna yung mechanics ng aking giveaway. So ito yung tatlo natin papag-giveaway, yung LA Girl Pro Prep HD Color Correcting Face Primer in the shade Yellow. This was just swatched once. Ito yung magalala, hindi naman ginagamit. And then, ito yung next, yung Glow Getter. Ito talaga nakasealed pa. Yun. And this one, yung neon liner na color blaze. Kasali. So, paano ka ba makakasali sa aking giveaway? So, first, syempre, dapat makasubscribe ka sa aking YouTube channel and hit the thumbs up button. You don't need to comment, but first, you have to screenshot this this part of the video. Screenshot nyo na in 1, 2, 3. And, is IG story nyo lang siya and tag nyo ako. Ito yung aking IG account. Tag nyo lang. Enter. A winner of this giveaway will be announced in my IG story as well. So, tutok na lang kayo doon. And announce ko na rin siya siguro sa mga future videos. Pero siguro pag na-announce ko siya, baka napadala ko na siya din sa nanalo. For final thoughts. So, first, final thoughts natin dito sa primer na ginamit natin. Yes. Ako muna or ikaw? Sige, ako muna kasi hindi naman masyadong muna. Sige. So, ako, di ba sabi ko na nga din sa previous part ng video is that na parang mas okay yung with primer. Maganda yung ano yung lapad ng primer na to dito sa face ko kasi parang na-hold niya nang sobra yung foundation na inapply. So ikaw ano? So yun, so sa akin naman okay siya lalo na pag makeup artist ka kasi karamihan is pag maka syempre makeup artist ka or nagme-makeup ka sa ibang tao, marami kang makakasalamuhan na iba't ibang types ng skin. So, kung may ganito ka, at least ready ka, prepared ka. So, hindi din naman niya naapektuhan yung foundation. Meron kasi mga primers na na-encounter na ako. Ayoko na lang magbanggit ng brand. Pero, na-encounter ko na siya na parang dumudulas yung foundation on top. Eh, hindi maganda yung ganun. Ito naman, hindi niya naapektuhan ng ganun. And, may isa pa rin naman akong trick ito, na primer. Mas, nakanta ko sabihin, mas gusto ko to. Itong LA Pro Prep. Soothing face primer. Kasi ano eh, mas kasi yung face kasi niya, yung face kasi niya medyo patchy. Parang yung type ng skin niya is mixed. May patchy, tapos may oily. So ito na-help talaga niya ma-even out. Siya naman kasi wala siyang problema sa skin color masyado. Kaya mas gusto niya to. Pero yun, so kung may problema ka sa skin color, this is the one for you. This only costs 549 pesos. So, sa next na product namin na ni-review is itong LA Girl Glowing Up Highlighting Jelly. And for me, ito yung pinakang the best sa mga sinwatch namin. Very satisfying. So, ito yung nilagay ko sa mukha niya, yung Glow Girl na yan. Yung Glow Girl na shade. And para sa akin, lahat ng shades na available dito sa Philippines is very wearable naman. Yes. Mukhang magagamit mo sila lahat. Okay naman, when it comes to this highlighting jelly, mas okay siya na i-apply sa taas ng may powder. On top and, of top. Yes. Top of... Unlike dun sa wala, kasi dito, kita nyo, yan ko lang kung kita sa camera, pero mas kitang-kita mo yung shine niya, yung glow ng highlighter. Unlike dito, parang hindi siya nakakapit.
Kung yun ang ano kung yun, mansin mo. Kasi hindi na namin naayos. And yun, so another thing is dito sa LA Girl Glow Getting Glowing Up ay okay siya, matipid siyang gamitin. A little goes a long way. Digit, talagang konting dip lang ng finger niya. Hindi ko siya na-try na gamitan ng brush kasi parang hindi i-absorb lang siya, so sayang naman. Pero yun, a little goes a long way. Kahit fingers lang gamitin mo. At saka kung madali siya, hindi siya basta-basta natutuyo agad. Yun yung maganda doon. So madali, kaya mo siyang i-work out. Kaya mo siyang i-blend agad. Hindi ka mahihirapan. For beginners, this is good. This just costs 549 pesos. You better get it. So, yung next naman is itong eyeliners. And yes, okay siya for me. With terms dun sa consistency niya, creamy. And, syempre, gusto natin na kahit anong product is creamy. Alam natin, mas may coverage yon. And, although hindi namin siya na-try, i-recommend ko pa rin siya kasi ngayon creamy. Kasi, ang problems ko lang naman. Sa bagay, nasa pangalan naman siya, medyo bold yung color, pero nasa pangalan naman siya, neon lip liner. So, syempre, expect mo na bold talaga yung colors. At the same time, napatunayan talaga nila yung kiniklaim nila na sila ay transfer-proof. Yeah. Kita nyo naman sa ginawa ko kanina, wala na, nabura ko na eh. Pero kita nyo naman sa ginawa ko kanina, waterproof and smudge-proof. So, very good on this products. And yung last is yung LA Girl Glitter Magic Lipstick. So yan, so very, ang pinakang i-recommend ko na shade is yung Fizzy Fuchsia. And yung ito. Yung Fizzy Fuchsia at saka yung Ravishing. Bakit? Kasi yun yung mas nag-live to its name, yung Glitter Magic. Kasi itong sparkler, medyo subtle lang yung glitters niya. Hindi siya ganun ka-glittery. Unlike sa in-expect ko. Alam mo kasi nag-glitter siya. Para sa akin, ang mas gusto ko itong huli kong sa akin. Kasi ewan ko, parang gusto ko yung pagka-red niya at the same time. Ang ganda nung glitters niya talaga. Kasi no, ewan ko lang sa camera kung nakukuha niya. Pero okay. Sa salamin, ayun no, tapos ang gaan-gaan niya suotin. Parang wala lang talaga akong suot. Siguro na lang kapag ginawa ko na maigay. Ganda, grabe. So yun, so madali din siyang i-apply, actually. Smooth siya. Smooth. Hindi kasi parang, syempre ang iisipin mo, may glitters. So medyo, chunky. Mahirap i-slide, i-glide. Pero ito sobrang smooth, parang wala lang talagang glitters na hahad lang dun sa pag-swipe sa lagi. So that's it for today's video. And again, medyo huli na, pero disclaimer, this is not sponsored. Hindi kami binayaran para sabihin lahat ng mga pinagsasabi namin ngayon. And so far naman maganda yung kinalabasan ng review na gusto. Ano naman namin sa lahat, although may mga shades na hindi namin gusto personally. Pero kayo, baka gusto nyo yun. Pero yung performance ng product itself, maganda. Okay siya. And LA Girl is, alam ko, is available siya sa lahat ng Watsons. Anywhere in the Philippines. And yun, so make sure na mag-participate kayo sa aking giveaway. And don't forget to hit the subscribe button and the like button. Comment down below for future suggestions. And that's it for today. Bye!